Hello! Maganda ko, promise! At ngayon, I'm sure excited kayo dahil ang guest ko ay anak-anakang ko rin po ito. Napakabait po nitong batang to. At saka hindi lang mabait ha, magaling umarte. At sobrang bilib ako sa kanya. Yun ang totoo. O walang iba kundi si Miss Sunshine Dixon. O diba? Abisala! Abisala! Yeah. Ayan, bongga! Yan ang binigay sa akin ni Sunshine na ngayon. Pag binati ko kayo, Abisala! Love diba? It! From Sunshine yan. Oh, ito namang first question ko. Kamusta ka na, darling? Sabi ko nga, di ba, happiness is always a choice. Tama, ate, di ba? Nandun ako sa point ng life ko na gusto ko sakto lang sa gitna. Ayoko ng super saya. Kasi pag super saya, nabubulagan ka rin eh. Tama ba? Oo, totoo yan. Totoo yan. So gusto ko yung sakto lang, nandun lang sa para, middle. Oo, para... Kalma lang. Oo, ayan. Cool ka lang. Cool. Yes. Ayan. Tama. Tama yon anak. Maganda yung ginagawa mo. Parehas tayong parte yes. ng PPP, di ba? Yes. Alam mo, paano ka napaya sa project na yan? Okay, sa PPP ate, sa totoo lang, di ba, hindi ako nagtrabaho for a bit. Sabi ko, parang... Wait muna ako. Siguro I'm also at the point in my career, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, na pwede na rin tayong pumili ng projects, di ba? Ngayon, nung dumating yung PPP, sabi ko, wow, napakaganda ng script na to. Hindi ko makita na ibang artista yung dapat na gumanap. Kumbaga, nakita ko yung sarili ko na dapat ako to. Sayang kung palalampasin ko. So, finally, sabi ko, sa manager ko, sabi ko, go ako dito. Ah, talaga? Yes. Ikaw ang nag-decide? Yes. Oh, that's nice. Yes, that's yes. good. Mm-mm. Kasi iba yung gusto mo eh. Yes. Sa kailangan mo. That's true. Diba? Iba yung may kailangan ka. Iba Oo. Yung wala, gusto ko lang. Oo. Iba yung role. Obligasyon Oo, iba. Sa... Iba-iba. Kaya Oo. Iba-iba spelling nila. Hindi ba anak? O tama si nanay doon, diba? True. Kasi may iba-iba silang meaning. That's true. Uh-oh. Kaya nililinaw lang natin sa kanila na eto, gusto mo yung project. Yes, that's Yon. True. Tsaka, ate, maidagdag ko din, ano, madami rin kasi akong nababasa na parang some people, hindi nila maintindihan na nag-freelance ako. Mm-mm. Kasi, syempre, di ba, may mga, ano na, parang pro sila sa isang network lang, pro din sila sa isang network Uh-oh. Lang. Sabi ko nga, I've turned 40, gusto ko naman maka-experience ng ibang direktor, ibang artista, ibang setting, parang ganun. And I've realized na parang siguro panahon na din naman na ma-experience ko yun Uh-oh. Ate, di ba? Meron kang K-Dor. Oo. Malaking karapatan. Yes. Tsaka sabi ko nga, sa PPP, parang, oh wow. Actually, nag-start yun. Noong una kong tinanggap ate yung Marry Me, Marry You through Dreamscape din kay Sir Deo, na iba na naman, ibang mundo, na-enjoy ko. Na-enjoy mo? Oo. And in fact, naging kaibigan ko si Miss Cherry Pie Picache, si Ate Pie. Ang dami kong... Napakabait ni Cherry Pie. Yes. Ang dami ko ate na-build na friendships. Tapos, dito naman sa Pira-Pirasong Paraiso, di ba, puro bagets naman. Oo, mga bagets sila. Kamusta naman yung mga nagagandahang mga bagets sa eksena? Ikwento mo naman sa akin yan. Alam mo, ate, si Loisa, natutuwa ako sa kanya kasi she really takes time to, you know, kunyari break namin, ano, uupo yan, makikipagkwentuhan sa akin. And then, minsan magtatanong about the eksena. Tapos, ang bilis ng pick-up, sasabihin ko sa kanya, Nak, dagdagan mo pa ng ganito. Dagdagan mo ng konting ganito. Dagdagan mo ng ganyan. Alam mo na, namimix niya yon during the scene. Sabi ko, wow! Ang galing, no? Oh. Ako din, nagalingan ako sa kanila eh. Pero gusto ko naman marinig yung version mo. Tapos si Elise naman, same thing. Pero si Elise, ang napansin ko sa kanya, kumakapit siya sa ka-eksena niya. Sabi ko, ibigay niyo ng eksakto yung energy, yung bato ng linya, ganyan. Yun ang napansin ko kay Elise. Tsaka si Elise ate, hindi nahihiya yan. Kakapit talaga yan. Yakap sa akin. Yakap talaga.
Tapos binubulungan ko yan. Pero yung bulong ko sa kanya is more of, you know, tungkol sa character niya na parang kunyari, eto na anak, nakuha mo na lahat, pero inaagaw na naman nila lahat sa'yo. So, iiyak na, di ba? Ang Charlie Dizon naman, maning-mani eh. Sanay na, parang veterana, no? Parang veterana. Alex naman, ang napansin ko sa kanya, she really takes time to, you know, read the script, aaralin niya yung ganun. May ganun si Alex. Tsaka, si Alex, hindi po nahihiya yan magtanong. Ah? Oo, kunyari, direct, may tanong po ako. Ganito po, ganyan, chuchu, ganun-ganun. And, you know, sabi ko nga, napakaswerte ng mga bagets ngayon, di ba, no, ate? Sinabi mo pa, na swerte talaga. Collaborative, nila. Pwedeng magtanong, pwedeng mag-suggest, hindi katulad nung panahon natin na talagang listen and do your work. That's do your it. Thing. Tapos ang kwento. Kung hindi ka marunong umarte, jumuwi ka na. Jumuwi ka pasensya na. Sabi nga ng Jumel Amangan noon, may naaalala ko ate. De, ulit ng eksena, no? Mm-hmm. Sabi, lumapit. Uwi ka na, hindi to para sa'yo. Kung may nagsabi man sa'yo na ito'y para sa'yo, hindi totoo yun. Maghanap ka ng ibang para sa'yo. Naloka ako. Tapos doon ko lang na-realize ate na, ay kaya pala sumisigaw, kaya pala nagmumura, kaya pala pinipiga ka ng pinipiga kasi may nakikita pa sa'yo. Mm-mm. Hindi ka niya pagtsatsagaan kung wala na talaga kita, siyang makita sa'yo. Totoo yan, si Chaloleng yan. Diba? Tama. Jola mga. So, yun, mga ganyan. Pumadako naman tayo sa showbiz. Kailan ka nagsimula na talaga, yung totoo? Naku. 3 years old, ang unang-una. Oh, tama, mas bata ka pa sa akin. Yes! 6 ako nag-start talaga. Sinali nila ako sa, yung unang-una ko pong pelikula is, if I'm not mistaken, ang title ay Silang Mga Sisiw sa Lansangan. Pero, salingkit lang ako doon. Ito na yung nakakatawa, Ate Mary. Oh, game. Okay, di ba, grupo, nagka-cry. Ang dialogue ko lang ata doon is parang, Mama, gutom ako, parang gano'n. Pero pag gumagroup acting na may iyakan, hindi ko naman naiintindihan dahil 3 years old, di ba? Oo, ma'am, baby ka pa. So, titingin ako dito. Pag nakita ko daw na jumijiyak yung dito, jumijiyak din daw doon, bigla na lang daw ako na, iyak din, gripo. Gripo ka nga. Alam ko. Sunod-sunod ang tulo. Yes, gripo daw. Grabe so, parang ganun lang, salingkit. Tapos, sumunod-sunod-sunod na. Pero para sa akin, ang totoong trabaho dumating nung talagang nakaranina na. Viva na ako. Ang galing, di ba? Yes. So, talagang si God, marunong. Yes. Totoo siya, di ba? Yes. Nag-work tayo nung bata ka sa Maricel Drama Special. Of course. At maraming beses yan, ha? Oo, suki. Suki talaga. Kamusta ka naman during our taping days? Okay ka ba nun? Yung gusto mo yung ginagawa mo? I always remember that it was always fun, parating masaya. Oo. At ang parati kong naaalala nun, idol ko si ate. Bakit? Kasi sabi ko, bakit ganun? Ang bango-bango ng ate ko parati. Tapos ang linis-linis ng ate ko parati. Tapos meron siyang mga kinocrochet na nalagyanan ng tissue. Tapos nalagyanan ng water bottle, ganyan. Tapos may palampin. Alam na talaga ang ate mo. Ate, tsaka ate, never kitang naamoy pawis, parating fresh, parating mabango, parating ganon, parating malinis. Tapos pag sinabi na ng ate na, take na, parating mabilis ang kilos ng mga tao. Tama? Diba? Totoo yan. Walang mabagal nun. Walang mabagal nun. Nila. Oo, totoo yan. Ano, may naitulong ba naman kami sa'yo? Oo naman, of course. Talaga? Of course. Ako personally, yung mga quirks ko in life, hanggang ngayon ate, nakalampin ako. At ate, marunong din ako mag-crochet. Ay, talaga? Yes. Diyos ko, sa'yo na ako order. Ang dami-dami kong yarn. Ay, Diyos ko. Dadi lang kita. Dalan mo nga. Diyos ko, pa magpakita ako sa sample ng mga coaster ko. I know, the coasters, I remember that. Basta ang naalala ko, talaga? Always all white. All white, tama? Yes. Maganda kasi. Yes, malinis. Oo, di ba?
talagang alam na alam niya. Alam mo ba yung story ng Pambu? Oh. Ayun na! Ito na! Yan, yung ganda yung story ng Pambu. Tingnan mo. Fanbu. Sabi ko, iniisip ko for the longest time. Sabi ko, bakit nga pa Pambu? Sabi kong ganyan. Alam mo kung kailan ko lang na-realize? Sa tandaan mo, nakita tayo nung, ano, nung ball. Sabi ko, ate, bakit nga ba Pambu? So, sabi ng ate sa akin, kasi pag tinatawag kita noon at nagre-retouch ako, sasabihin ko daw sa kanya, meron din ako niyan. May gumaganan daw ako. Ginaganyan niya ako, sumasagot yung bata. Alit ha, ganun lang ha. Sabi ko, kunin mo na yung powder, mag-touch up na ako. Eto, ganito ang arte. Pwede bang gumanon? Pwede bang gumanon yung sabi niya? Meron din akong ganyan. Sabi ko, talaga, meron ka ng pressed powder? Binili ng mama ko. Pero ang naaalala ko noon, pag tinawag ako ng ate, kunyari crying scene, di ba? Ako, oo. Eto na. So, natatawagin akong ganun. Hahawakan ako. Dito, iiyak tayo, ha? Eh, di ba yung mata? Dito, iiyak tayo, ha? Sabi niyang ganyan. Kailangan iyak na iyak, ha? Siyempre naman, bigay din naman ako. Oo. At ang bilis niya umiyak. Naloloka ako. Kasi di ba, minsan, hindi ka nakakasa na masyado. Alam mo yung gagawin, pero hindi mo... Parang wala ka doon. True. Parang wala ka doon. Pero nandun ka, ha? Alam mo, ate, ma-share ko lang, ha? Ma-share ko lang. And I can only hope and pray na sana nga, kung ano man yung narating mo, kahit man lang katiting nun, marating ano ko din. Ano ka ba narating mo? Tapos, madami ding tao na parang naso-surprise kasi akala nila in person. Siguro dahil sa mga ginagawa ko, yung mga rules. Na parang... Tumbuhita ka. Hindi. Quiet daw ako. Behave. Ganun. Hindi nila alam. Bakla ako. Oh my goodness. Baklang babae talaga tayo. Nagsama tayo sa Pilipinas. Yes! Oh, diba? Yes! Anong naramdaman mo nang magkasama tayo nila Don, Richard, at yung iba pa? Alam mo ate, sa totoo lang, sobrang honor kasi ang lalaking artista nandun ka eh. Hindi ako matangkad. Ano ka? Maliit lang akong babae. Maikli ang mga bias ko. Tignan mo, hindi aabot. At hindi ko makakalimutan ate, natandaan mo ba yung isang scene doon na parang, ano yun eh, kumpleto tayo. Full family. Mm-hmm. Full family na nag-aaway-aaway-aaway na kayo. Alam mo yung munti ka na akong fumanay kasi ang huhusay lahat. Kaso syempre, natakot ako sa Joey Lamangan. Baka masigawan, di ba? Pero malapit na ako na parang, wow, ang gagaling nila. Buti na lang, hindi ako fumanay at nanood. Oo, hindi ka ganun. Mahusay ka talaga. Thank you naman, ate. Totoo. Coming from you, salamat. Love kasi, may kasamang love. Ano mang pelikula mga nagawa mo na? Sino-sino yung nakasama mo na nag-enjoy ka rin? Sa totoo lang, ate, alam mo, yung isa... Since nag-freelance ako, was yung Marry Me, Marry You. Hindi siya ganun kabigat, hindi rin ganun kalaki yung role ko. Pero super natuwa ako, na happy ako kasi yung mga nakasama ko doon, naging parang pamilya. Okay. Yes. Yun ang maganda yun na, no? Yes. Yun yung inaabangan kong part. Yes. Kasi di ba, pag nag-umpisa kayo mag-shooting, syempre, nangangapapa tayo. Yes. Hindi pa natin matawag na, kaya hindi ka nga dito. Di ba pa pwedeng gano'n na yun? Kasi, di ba, medyo umpisa pa lang. Ilang ka pa, gano'n. Tsaka siguro yung mga iconic din ate na nagawa ko, tulad nung Bakekang, Encantadia, of course, dahil, maraming naging bakla dahil talaga? Sa amin. Oh, di ba? Aliw, di ba? And the last one, I think, is, of course, kasi ano to, record breaker eh, yung ika-anim na utos. Because it was the first ever series that I did na, di ba, normally, Monday to Friday. Ito umabot hanggang Sabado. Wow! With Kuya Gabby, Concepcion. Ah, okay. Si Gabo. Oo. And ang direktora ko naman po eh, si Director Reese. Oh, di ba? Oo. Wow, mga bigatin lahat, ha? Ate, halos lahat din po ng mga indie movies na nagawa ko with Direk Joel. Kasi, nababreak ko yung parang stigma na hindi ko pwedeng gawin sa TV. Di ba? Oo, may ganon. Yes. Ano nga yun? Yun! Yung kunyari, hindi ka pwedeng magmura.
Oo. Hindi ka pwedeng manigarilyo. Ah, well, nakakapanigarilyo naman ako sa characters, pero iba talaga eh. Tsaka yung lutong ng mura mo pag ano, mm-mm, pag ano. Dapat pag, malutong yun. Oo, pag super indie. Lutong dapat, pag parabong lang, diba? Walang dating pag ano lang, diba? Bait-baitan. Ay, hindi pwede. Oh, hindi pwede, hindi pwede sa atin dalawa yun. Sa daming teleserye at movie na nagawa mo na anak, mm-mm, ano yung hinding-hindi mo makakalimutan? Hindi ko makakalimutan. Siguro ate, masasabi ko yung mga una, yung mga kung saan ako nagsimula, katulad ng anak Karenina. Ngayon kasi ate, I feel like I've come finally full circle that I'm 40. Bumalik po ako sa Viva, nakagawa ako ulit ng pelikula with Ate Angelou, Ate Vina. Ginagawa po namin ngayon yung Sunny. Remake po ito ng parang Korean na pelikula about friendship. Ang ganda. Yes, napaganda. Ganda. And dun ko lang na-realize finally na parang nung tumungtong ulit ako ate ng Viva, sabi ko, pumila ako dati dito for an audition for Ana Karenina. Very nostalgic. Ang dami kong naalala ate. Tapos, para lang feeling ko lang na parang, Lord, ito pala yon. Ito pala yon. Ngayon ko lang naintindihan na kailangan kong umikot. Oo. Naiimaw ako, sorry. Oo. Kailangan. Oo. Na parang, may mga bagay na minsan may katanungan ka na. Sorry, oh, ate ha. Hindi, okay na anak. Na sabi ko nga, ang hirap sagutin. Hindi mo pala masasagot, pero dadating ang panahon, ay intindihan mo. Mm-mm. At masasagot mo. Mm-mm. Dun ko rin naintindihan na babalik at babalik ka rin pala. Mm-mm. Sa bahay mo, kung saan nagmula ang lahat. Madami, marami tayong dalawa na natutunan. Mayroon tayong lesson learned doon sa dinaanan natin. Totoo. Mapa-love life, mapa-friends. Yes. Hindi ba? Ang dami nating mga lubak-lubak na kalye na nadaan. Oo. Kung kakaliwa ka ba, kakanan o didiretso. Hindi ba? Minsan nga ate, umiikot-ikot ka lang. Hindi mo parang maintindihan, ba't ka umiikot-ikot lang eh. Di ba? Parang ano, parang ang feeling mo sa sarili mo, Mary, ang tata mo. Ano, sabi ko talaga sa sarili ko, ha? First time yun nang sabi ko sa sarili ko, Mary. Kailan pa? Kailan ka pa naging tanga? At alam mo namang hindi ka tanga? Oo, alam ko naman hindi ako tanga. Ikaw, anak, anong natutunan mo sa bahay natin? Mga natutunan ko, ate. Alam mo, sabi ko nga, walang masama na maging mabait. Oo. At mas masaya ako na, kunyari ate, nagtitaping ako dito. Mm-mm. Tapos, malalaman nung kabilang crew, uy, si madam nandun sa kabilang set, dalawin natin. Mm. Na nakakataba ng puso. Oo. Sabi ko nga, ano ba dapat ang iniiwan natin sa tao? Di ba? Gusto natin, diba? Yung napasaya natin. Yes, exactly. Diba? Oo. Namahal mo. Yes. Namahal mo na rin, di ba? Yung maliliit na bagay na yun. Maliliit na bagay. Yes, ayun ang pinaka-importante sa akin, actually. Mm-mm. Yun, yung maliit na bagay. Yung mga bading na baki ina. Yes. Yung mahal nila ang nanay nila. Naku, panalo yung maklang yun sa akin. Ako rin, ganun diba, din anak? Po. Opo. Kasi marunong sila. Yes, totoo. At yung pagmamahal na yun, genuine. Oo, walang kapalit. Wala. Walang kapalit. Unconditional yung dating ng love na yun, di ba, anak? That's true. Tama ba ako? Totoo. Kaya tayo, manatiling cool. Yes. Palagi. And beautiful always. Since isa sa mga OG ay ang Encantada. Kwentuhan mo naman ako na nung nag-audition ka. I was trying my best to finish finish college. Nag-aaral po ako nun sa Binil. Tapos in-offer po sa akin ng Encantadia. Aha. I couldn't say no. Hindi ako makatanggi kay Tita Wilma. Kasi sabi nga parang, this will be one of the biggest projects of GMA. And sabing ganyan na parang nakakahinayang na hindi si Sunshine ang gaganap nito. So I read the script and alam mo ate, to be honest, sabi ko nga noon, akala ng mga tao, parang I had it easy. Mm. Oo, akala nila ganun. Hindi po totoo yun. Alam mo, Viva pa lang, nung Ana Karenina, sometimes I feel like hindi ako yung paborito. Kasi ang paborito nun, parang si Kim, si Tony. I always had to parang fight my way in and really parang
gain the respect of people. Same with Encantadia, ate. Mm-hmm. Kasi hindi ako magaling mag-fight scene eh. Parang tayo. Oo. Baka mag-ano lang, hindi ka nag-isa. Oo, ate. Hindi ako yun eh. Action. Yan, hindi ko ganun. Baka sayo na lang tayo, diba? Oo. Kaya sa mag-action tayo yung ganyan, may inap yun. Yes. So, ate, sabi ko, anong pwede kong gawin to gain the respect of, you know, my director, Mark Reyes, and, you know, my colleagues? Ah, sabi ko, hindi ko kayang gawin ito, hindi ko kaya to, ganyan-ganyan. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Dadaanin ko na lang sa acting. Dinaan ko na lang 'te sa acting. Awa ng Diyos, sanalo naman ako at ng best actress. Oo, nakita mo yan? Nakita mo yan? Thank you, Lord. Oh, diba? Talaga, ang tatakbuhan natin siya. Siya, oo. Karating may something atin na dadating. Oo, na hindi ka makakapaniwala. Pero, para kala mo, simple lang. Tapos bilang, manunalo ka ng award. Na parang, God will remind you na, anak, para dito ka pa. Oo. Ganon. Ganon. Nakakaloka, diba? I know. Ay, nabalitaan ko rin ang reunion nyo sa Showtime. Ah, bakit yes! Bakit ka mga naging emotional, darling? Kasi, alam mo ate, sa totoo lang, yung magpasikat, big deal talaga yan kay Karil. Talaga? Yes, super big deal yan kay Karil. Kinakarir po talaga yan ang kapatid ko taon-taon. Ngayon, sabi ko nga, tatanggapin ko ba o hindi? Kasi, sa totoo lang, madami na akong tama ate. May diferensya ako sa leeg, sa balakang, sa balikat, na hindi alam ng nakakarami. Anak ba kita? Kasi pareho tayo eh. Ganun din ako, may mga tama sa paa. Sabi ko nga ate, sa sobrang dama akong tama, at least hindi na tayo mali. Oo, diba? Hindi na tayo mali. Kasi ang dami mali. Nakakaloka yun. Sabi ko, tinawagan ko talaga si Kay. Sabi ko, Kay, I know how much important this is to you. Sabi ko, ayoko ma-frustrate ka na baka, you know, baka isipin mo parang half-hearted yung nagawa ko, yung ganun. Sabi niya, hindi. Presence na nandun ka. Sabi niya, okay na yun. Sabi, ito pang dialogue. Sis, ganda lang ang labanan. Gumanon. Oo. Panalo ka na doon. Yes. Tapos sabi ko, ate, bakit nga naman ba hindi ko tatanggapin? Naalala ko bigla nung nawala si Papa. Si Kay yung nandun, unang tawag. Tapos siya pa yung taranta. Kasi wala ko sa sarili, ate. Tarantata ako. Ako din. Ako nung ganyan. Mm-mm. Para akong lumuluta. Yes! Na, alam ko nung gagawin ko. Pinanood ko kasi yung ginaganon. Ako naman kasi, ate, nasa US. Ako nasa Pilipinas. Oh my God. So sabi sa akin, si Kay, sis, anong kailangan mo? O sige, hanap. Alam mo yung hindi ko man lang kailangan sabihin, naghanap ng flight para sa akin. So doon ko na-realize na parang, sino ba naman ako? Parang hindi pagbigyan si Kay na minsan lang to. Plus the fact na ang Diana Subiri umuwi galing ibang bansa. Diba? Sabi ko, ay wait lang, kailangan kong gawin to, kailangan. Sabi ko, at kahit anong sakit na nararamdaman ko sa katawan, at malat-malat pa ako nun dahil galing akong taping. Sabi ko, fight, laban ako, diba? Sabi kong ganun. Maganda yung ginawa mo na yun. Oo, anak. Kasi sabi ko, minsan lang sa buhay yung mga ganung pagkakataon eh. Oh, anak, kamusta yung ano mo? Alam ko marami kang friends. Mm-hmm. Pero kamusta yung friendship nyo nila Isa? Alam mo ate, Isa, ako, Diana, tsaka si Karil. Kahit hindi kami araw-araw mag-usap niyan. Parang nakasync kayong lahat. Opo. Oh, synchronized. Yes. Mama. Tsaka ate, every time na magsama kaming apat, talagang may magic. Na hindi naman sinasadya ate, magte-trending, alam mo lahat bakit? Ng ano. Bless kasi kayo. Bini-bless kayo ni God. Tsaka I think ate talagang genuine kasi yung pagmamahal namin sa isa't isa. Walang charing. Yes. Uh-uh. Tsaka hindi lang alam ng tao, kung mag-usap kaming apat, naku, kung alam niyo lang mga pinag-usapan talaga namin, life and all, may isa habang nagtututbrush, ganon, nasa telepono, yung iba nagtatanggal ng makeup. Alam niyo, yung normal na babae, ganon kami. Naaaliw ako kasi, na-feel ko yan doon sa mga babae, mm-mm, sa PPP. Oh. Ang mabait nila, at saka, nag-effort sila. Mm-mm. Kaya ako touch na touch. Ay, ito na yung maganda. Diba? Maganda to, anak. Maniwala ka sa akin. Mm-mm. Kasi na, you're not afraid anymore. Yes. How do I know that? Wala pa akong alam sa'yo.
Alam mo ate, isa na lang ang pinagpapasalamat ko ngayon tungkol sa pag-ibig na mga natutunan ko. Marami akong regrets. Isa lang ang hindi ko pagsisisihan. May dalawa akong napakagandang anak. Yun lang. Kasi ayoko nang mag-elaborate. Hindi ko na i-elaborate. Kasi number one, tapos na eh. Yes. Wala nang kailangan pang pag-usapan. Yes, that's diba? True. Hindi na natin kailangan ungkapin. Basta ang importante, may natutunan ka. Yes, oo. Diba? Totoo, totoo. Alam mo na ngayon kung sino ang mapalad na tao na mamahalin mo. Totoo, ate. Sobrang palad na tao na yun. Totoo. Shine, ang dami mong pinagdaanan, anak. Anong wish mo para sa sarili mo? Alam mo, ate, sa totoo lang, ang wish ko lang para sa sarili ko, napakasimple. Gusto ko lang ng, I always pray for peace of mind. Yes, peace of mind. Peace of mind and peace of heart. Yun lang. And yung happiness, dadating yan eh. Kahit ayaw natin, dadating siya. Ako naman, ang rason ko doon, kasi pag sumobra akong masaya, yung asin na hagalpak ng tawa, yung ganon. Baka may kapalit? Oo, baka may kapalit. Ako! Pareho tayo! Sabi ko na sa'yo, di ba? Pareho tayo. Kasi nga, di ba, natatakot ka na dumating yung bad news, yung bad bad text, bad ano, everything bad, di ba? Ayoko na muna, ano, tumawa. Yung ganito lang, ganon lang. Ganun lang tawa. Di ba maganda yung tawa? Hindi ko kaya. Alam mo, madami akong... I'm very blessed to have met a lot of veteran people who has been family to me. Example, Uncle Ronnie. Sabi sa akin ni Uncle Ronnie noon, Tito, FPJ. Sabi niya, alam mo, Shine, sana doon ka lang sa gitna. Sabi ko, bakit po? Bata pa ako nito ate ha. Sabi niya, saan ba pumupunta yung mga sobrang sikat? Sabi ko, hindi po ba sa taas? O pag nasa taas na sila, saan sila pumupunta? Sa baba. Sa baba. So sabi niya sa akin, gusto ko para sa'yo anak, doon ka lang sa gitna kasi nandun ang longevity. Ang bongga, di ba? Ang bongga. So sabi ko, oo nga, no. Eh, hindi ko naman po ever pinangarap na maging superstar, eh. Hindi. Kung ano man po yung dumating sa buhay ko, ate. Tanggap mo bonus na lang yun, eh. Tanggap mo na diba? Kasi lahat. Naiintindihan mo na kasi ngayon. Kaya ganyan ka na magsalita diba? Ngayon. Kaya napaproud ako sa'yo. Thank you, ate. Thank you, ate. Thank you, ate. Thank you. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Yun nga. Sana lang sa lahat, tigilan nyo na yung mga bashing. Nakakaloka kayo, diba? Gawin nyo na lang, manood na lang kayo. Kung meron kayong hindi magandang sasabihin, huwag na lang kayo magsalita. True. Para naman, maramdaman namin yung respect naman that's sa amin. True. That's you us. Yes! Diba? Ay, naku, thank you for saying that, ate. Kasi hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko ng Ate Mary at ng bangko ko, pag nakita niyo naman po ang tinarabaho namin at kalahati ng buhay namin na hindi namin tinulog. Oo. Yung kalahati, hindi namin tinulog yun. Ibigay nyo naman po sa amin yun. Diba? That is due us. Respect. Important yun. Very, diba? Very important din yun sa akin. Mas mahirap yung atin kasi galing tayo sa mano-mano. Yes! Ngayon, lahat sila na pumapasok mag artista. Merong acting coach. May acting coach. May stylist. May makeup artist. Ano ito? Ay, dako. Digital na. Yes! At pwedeng habaan yung bakit. Bakit? Di ba ganun lang? Bakit? O maikli. Ang ibang klase na gagawa ng digital eh. Di ba? Ibang klase. Noong panahon namin, wala. Pagwali-wali. Wala kaming yung monitor sa ano. Oo, wala. Wala kaming hindi ganyan. Wala. Pag take. Wala. Oo, pag take two ka, take two. Oo, take two, take two. Ngayon, pag umabot ka ng take three, kabahan ka na. Kasi film yun, di ba? Oo, film yun. Negatibo yun. Eh. Yes, negatibo yun. Pag umabot ka na ng take four, dako, Diyos ko, dahi. Baka hindi ka makaulit. Oo. Ganun tayo, may takot tayo, no? Oo. Na ganun, at saka yung reality na, kailangan kumita to. Totoo. Kailangan mag-rate to. Yes, that was yung always... Yung dala-dala namin na that was yun. Always on our shoulders. Oo nga, no? Kaya nasa atin yun. Yun eh. Oo nga. Kaya totoo. Sobra tayo kung masaktan. Totoo. Tsaka ganun tayo ka-perfectionist sa craft natin na, di ba ate, nararamdaman nyo rin po ba yung nakakahinayang na uuwi ka na parang hindi binigay ng ka-eksena mo yung todo? Ay, nako, sinabi mo pa, nakakaloka yung mga ganyan-ganyan, ha? Ako na hindi ako nakakatulog. Tsaka hindi nagre-respeto. Yes. Walang respeto yon. Yes. Ayoko ng ganun. Ako din. Ayoko ng ganun. Kaya alam mo ate, ito aminin ko na sa lahat, ha? You know, I
sa totoo lang, ang end goal ko talaga sa show business, ang gusto ko po talaga ay maging director. Oh, yun talaga. Dali, sige, gawin mo, anak. Yun po ang pangarap ko talaga. Pag mag-direct ka, at kailangan mag-guess ako dyan. Ay, hindi ka mag-guess. Gagawin kitang bida. Ay, Diyos ko, bakit ako inainob yung bida? Kailangan, gusto kong gumawa ng story na parang, yung mga love story na parang, alam mo yun, yung may regret somehow, pero may resolution. Pero gusto kong makita yung drama ng Maricel Soriano na, nako, Diyos ko, hindi niya mapapantayan. Gusto ko mapanood ulit yun sa big screen. Sa lalo na ngayon, ang ganda-ganda ng anak ko. Alam mo, na-excite ako dun sa gusto diba? Mo. Oo, na-excite ako for you. Deserve. Sulat tayo. Sulat tayo, ate. Gusto ko yan. Pangarap maganda, ko yan. Maganda. Gusto ko. Gusto mo? Sino gusto mo partner? Kahit sino, kahit wala, okay lang. Eh, di pwede. Kailangan may partner. Kailangan may partner? Mm-mm. O, di, pag-usapan natin. Hindi ko may bubugar yun. Ay, syempre, secret. Magandang secret natin dalawa muna. Di ba? Oo. Ngayon, gusto ko sabi sa'yo na I'm so proud of you. Thank you, and ate. I miss you very much. Thank you, Ate Mary. I love you very I much. I love you too. Thank you, Ate. And maraming salamash niya. Baby. Always. Thank you. Thank you very much. And thank you for the opportunity to be with you today. Nandito ako, kausap kita. Thank you, ate. Oo. Alam, I love kita. Alam mo yan. Bamboo. Bamboo! Oh, para sa inyong lahat, sana naibigan nyo yung aming episode ngayon. Maraming salamashte. At please, huwag nyo kakalimutan, nandito ako sa ilalim. Yung dapat nyo gawin, gawin nyo na. Thank you. Maraming salamashte. Salamashte. Salamashte sa Abisala. Lahat. Abisala. Oh, diba? Bye! Bye, guys!